January 6, 2013. Isinilang sa Banlat, ngayon ay Lungsod Quezon, si Melchora Aquino. Si Melchora Aquino ang bayaning mas kilala natin sa tawag na Tandang Sora, anak ng mayamang mga magsasaka. Si Melchora habang lumalaki ay laging naiimbita upang maging Reyna Elena ng Santa Cruzan na kadalasan ay kinatatampukan ng mga pinakamagaganda sa isang lugar. Malambing magsalita, mahilig gumawit, at palakaibigan, nag-oorganisa ng mga pabasa ng Pasyon ni Jesucristo tuwing mahal na araw. Pinakasalan niya si Fulgencio Ramos na naging Cabeza de Barangay. Kaya nakilala na rin siya sa taong na Cabezang Melchora. Ngunit, maagang nabalo at naiwan sa kanya ang pag-aalaga sa anim na anak at ang mga negosyo at bukurin ng asawa. Noong August 1896, 84 years old na siya at nag-i-enjoy na sa bunga ng kanyang kasipagan, sumiklab ang himagsikan ng katipunan ng mga anak ng bayan kung saan kasama ang kanyang anak na si Juan. Hindi pinagkaitang tahanan sa mga revolusyonaryo, itinabukas sa mga kamalig ng kanyang maraming palay, nagpakatay ng mga hayop at pinakain sa mga katipunero. Noong August 24, 1896, ang 500 tao nung nakarang araw lamang ay nadagdagan at naging isang. At doon sa kanyang bahay sa Sitio Gulod, Barrio Banlat, hinalal ang Supremo Andres Bonifacio na pangulo ng pamahalaang revolusyonaryo at sinimulan na ang himagsikan. Malapit sa kanyang tahanan, napaatras ni Bonifacio ang puwersa ni Teniente Ros na isang Espanyol. Sa payo ng Supremo, tumakas at tinahak sa maulang panahon ang daan patungo Novaliches. Ngunit sa Pasong Putik, sa nasabing lugar siya, naaresto. Kinulong si Tandang Sora na magdamag sa bahay ng Cabeza. At di naglaon ay kinulong ang matanda sa bilibid. Ipinatapon siya sa Guam at nakabalik na lamang noong 1903 sa edad na 91 years old. Tinanggihan niya ang alok na bayad sa kanya ng mga Amerikano dahil sa kanyang pagsisilbi sa himagsikan. Noong February 20, 1919, ang ina ng katipunan, ang ina ng bayan, ay namahinga na sa gulang na 107. Inilibing siya sa La Loma Cemetery matapos sa Himlayang Pilipino at inilipat ang kanyang mga labi sa Tandang Sora Shrine sa kanyang tahanan sa Lungsod Quezon.